pwede niyong ipin. Lalaki siya, siya lang makikita niya. Okay, to formally begin, I would like to welcome you, class. Welcome to our organization and management. Final output. Okay, final output. Sandali. May pumapasok, admit ko lang. Okay, final output na ito yung pinaka cream or culminating activity. Okay, so November 25, 2021, 9 a.m. Google Meet by Jotam GA. Sa mga hindi na alam ng pangalan ko, Jotam yung pangalan ko. Here is our objectives. At the end of this lesson, this particular video, online class, you are gonna understand, you are going to understand the concept of entrepreneurship. Mahalaga yon. Bakit mahalaga ito? At the end of graduation, anong expect ng Pilipinas sa inyo? Alam niyo ba may expectation ng Pilipinas sa bawat graduate ng basic education? Sinong may alam nun? Sige nga, hulaan nyo. Tatlo yun, tatlo. Pero paminsan nagiging apat. So, Jay, nandito ka rin, ang amin Vice President. Ano yung expectation ng DepEd sa iyo bilang isang graduate ng senior high school? Makapagtapos po ng senior high school, sir. Okay, very good, yes. Oh, thank you. That's it. Pansit. Palabok. Gisado. Thank you, Jai. What about Wesley? Wesley, are you there? Sir. Anong expectation ng DepEd pagka-graduate mo ng senior high school? Focus na po sa college, sir. Kasi po, iba na po yun. Perfect. Okay. Yeah. Okay, dalawa na lang. Nasagot ni Wesley yung isa. Magtapos. Isa yon, Jaira. Mag-college, isa. Dalawa pa. Meron dalawa. Sino kayo makakahula? Tignan ko. Si, tumitingin ako dito kasi dalawa yung laptop nakabukas. Tingnan nyo, pakita ko. Ayan. Saan siya? Ayun. Ayan. Para pag nasira yung isa, hindi mapuputol yung class natin. So, okay. So, ano pa? Okay. Sige. Jelaine. Si Aquin. What else? Oh, may pumapasok. What else? Okay. Sabihin ko na, no? Thank you for your participation, Risha and Wesley. So, yung tatlong expectation na napakahalagang maunawaan natin na dapat meron po tayo ay college, Wesley, check, magtapos, okay. Yung pangalawa, Jaira, yung pangalawa, trabaho, makapagtrabaho agad after senior high school, at yung pangatlo, magtayo ng negosyo. Okay? Yun ang tatlong main goal ng basic education class, lalong higit senior high school. Sa mga hindi pa nakakaalam, those are the three goals that you have to achieve. After graduation from senior high school, you can either go to college, work, or you are going to what? Put up your own business. Don't forget that. Don't forget that. That's very important. Kasi doon ang direction ng utak nyo. Kasi doon kayo magpaplano. Doon kayo magfo-focus ng energy nyo, class, upang sa gayon ay kayo ay magiging successful. Kayo ay magiging successful sa next step after senior high school. Now, alam natin na we need to put up a business. First, choice one, that's entrepreneurship. We need to get employed. Choice two, so you have to have schools for that. And you need to be prepared for college. Choice three. Pwedeng sabay yan. May student na nag-aral ng college, nagbi-business. May student na working student, nag-aaral. Kaya nga mahalaga, class, na you develop the skills in order for you to be successful on that next stage. Ano mga skills ang kailangan? Okay. Ang kailangan ng skills ay what? You are able to follow
instructions, you are able to, if you are able to follow instructions, anong pinaka-ugat niyan? You are what? You will be able to comprehend instructions. Comprehension, class. Okay? So, ang panalangin ko, kaya nga, this activity is very important. It covers the aspect of comprehension. Because when you comprehend things, you were able to follow instructions. If you're able to follow instructions, you develop that habit, that behavior, and that will make you successful. Parang sa isang makina, okay, ng makina ng nagtatrabaho ka sa sewing company, nagtatahi ka, sabi doon, huwag ipasok yung kamay mo, mapuputol. Hindi ka marunong umintindi. You do not comprehend the value of that instruction, of that rule. One of these days, you will cut your hand off. Lack of comprehension, of understanding basic rules, class. Okay? That is why in the first objective, we have to understand the concept of one aspect of the expectation of the Filipino people or DepEd sa inyo, which is entrepreneurship. We are going to, second objective is we are going to create an entrepreneurial plan based on actual practice through interview. So in order for us to be equipped with entrepreneurial skills, kasi yun ang expectation nila. Ako din ang teacher nyo sa ENTREP, sa second SEM, yung iba sa grade 12, okay? Hindi ko alam anong subject ko next SEM sa grade 11. So here, by this time, through the interview, malalaman natin yung utak ng local business people. Whether it's a relative, teacher, barangay captain, kahit sinong in-interview nyo, ay maunawaan natin paano sila nag-iisip, paano sila dumiskarte sa buhay at nag-survive ang kanilang negosyo. So, in order for us to understand that, sasabihin, sir, bakit hindi lang kami makinig sa interview? Sa, paano ko malaman na naintindihan nyo yung sinasabi nung tao? Kaya nga gagawa tayo ng form. Fi-fill up natin yung form para ma-dissect natin. Kasi, class, iba-iba yung learner. May visual, may spatial, meron written, etc. So, part na ning retention or learning is, aside from listening, aside from watching, you write it down. So that is why we're going to create an entrepreneurial plan. Yung entrepreneurial plan ay yung binigay ko basic pa lang in preparation for your entrepreneurship subject next semester. Kasi doon gagawa kayo ng business plan. Medyo mas comprehensive yon. Dito yung basic foundation ang pinagawa ko. Okay? Now, present the entrepreneurial plan by way of defense through an online platform. So, meron tayong presentation para makomplete yung skills. Kasi, una, we understand, we learn. Pangalawa, we want to retain what we learn, plan-based. Pangatlo, we want to express it in our own words. That's why meron tinatawag na defense. Plus, itong defense na to, hindi siya, defense na nakaka, yung mahirap, hindi. Simple lang yung tanong ko. Ako lang mismo yon. Hindi na ako nag-invite kasi I have decided it to be what? A sharing experience. Kaya lang, siyempre, class, unawain nyo, unawain nyo, the reason why there's a sharing of ideas, okay, is that we want to complete the development of your skills. Hindi dahil gusto ko kayong pahirapan. Class, by this time, ilan buwan na tayo magkasama, na-realize nyo na hindi ako yung teacher na nagpapahirap ng student. By this time, with all the outputs, with everything that I have fixed, by this time, you have to accept the fact na hindi ako yung teacher na nagpapahirap ng students o nagbibigay ng mababang grade kasi trip ko, hindi ko yan. Kaya lang, because of what you are showing, the grades will reflect on the level of skills you have. Okay? So, kaya nga,
we have to cover all these aspects to ensure that when you graduate or when you finish this course, you will project yourself as someone na, okay, I have these basic skills. Kasi ilan buwan simula ngayon ay gusto ng tao, ang expect ng tao ay marunong ako mag-business, marunong ako makipagtrabaho, at ano, qualified ako mag-college. Class, ang college iba siya. Okay. Ngayon, lahat ng mga DepEd, you know, concept ay pabebe lang, pabebe. Sa college, they do not care if you do not have internet connection. They do not care kung ano man reason mo hindi ka nag-pass ng deadline. Hindi po sila makukulong pag tininay kayo. So yung mga palusot natin na iba, no? Yung iba lang, hindi lahat, 90% of you class ay very good. Okay, meron lang konti na medyo matigas, ayaw talaga mag-improve. Hindi ko sinasabing ayaw nilang matuto or hindi sila marunong. Walang hindi marunong sa inyo. Matagal ko na kayong naging student, and I can safely say, there is no hindi marunong sa inyo. It's just a choice of not complying. Choice yon. Kasi you already passed grade 10, grade 11. You already have the basic skills, but you don't want to push forward. Okay? So these are our objectives. And finally, correct. I have to correct a few things sa Pinas. Kasi nga class, since pansinin nyo, yung Pinas nyo ay napaka-konti. Pero yung preparation, I give you enough time to prepare so that it would be perfected. It should be very above satisfactory. Yun ang expectation ko. Kaya nga, sa totoo lang, yung mga videos na nagawa ko sapat na pero kailangan ko mag-online ulit to make sure na natatakal natin yung mga mahalaga. So those are our objectives. Now let's go to entrepreneurship. Okay. What is entrepreneurship? Let me call in a few people here. Hold on. Just like to make sure that I see everybody here. Okay. Yan. Okay. So, let's see. Basic question lang ito ha. Walang wrong answer. Let's call in Gwyneth Orfia. Gwyneth, what is entrepreneurship? Baka nakamute ka anak, Gwyneth or Pia. Oh, Justin Miranda, go ahead. What is entrepreneurship? Entrepreneurship, sir, yung ano, individual small business. Yung nag-create ka po ng business, sir. Yes, very good. Yeah. So, you are putting up your own business. But I want to add to that, Justin. Very good. That's the correct answer. Entrepreneurship can also be a big business. Okay? Like example, yung lolo ko, isa siyang entrepreneur. Meron siyang pest control business. Ang office niya ay nasa Henson Street sa business district ng Angeles City. Diba maraming hardware doon, maraming mga business doon. At isa sa mga office doon, building ay sa lolo ko. Mga negosyante kasi sila. But he is an entrepreneur. Kasi he is the sole owner. But compared to other entrepreneurs, it is a big business. Kasi kalahati ng Clark Airbase, sa kanya yung customer. Kasi imagine mo yon. So it is not small. It is big. It covers almost half of the population of customers in Clark Airbase. Okay. But because it is registered, it's a sole proprietorship, and yung puhunan galing sa kanya, yung utak ng business galing sa kanya, it is entrepreneurship. On the other hand, just like Justin Miranda said, sari-sari store, those are owners of sari-sari store are entrepreneurs. Small.
Yung nagtitinda ng dito kasi mayroon mga bata, napakasipag. Hindi ko alam anong grade sila. I think grade 7. Balot, balot, kada 6 p.m. Hindi ko alam kung nakikita mo yan, Jaira, dumadaan sa inyo. Dito sa Samira. Okay? Mga bata sila, paminsan banana queue. They are also entrepreneur. Okay? So thank you very much, Justin. Dali, nagsusulat pala ako ng pangalan sa mga sumasagot. Hold on. Kuha ako ng papel. Okay. So that's Justin. Anong section mo, Justin? Miranda? Mikhailo, good po, sir. Thank you. Mikhailo, good. Okay. Tapos si Jai, Faith. Tapos si Wesley. Ay. Wesley, ano kasi section mo? Fastidious? Ay, hindi. Matinakan po, sir. Matinakan. Grade 11 ka pa pala. Baby ka pa. Okay. So that's entrepreneurship. Bilisan natin. Mabilis lang to. Now, based on the modules and the slide or the lecture that I sent you, these are the things that you have to understand in the family business. Sabi ko nga kanina, noon hindi pa tayo nag-online, we are governed by rules, set of rules or set of dogmas. And in everywhere we go, sabi ko nga sa mga naunang tatlo, ay wala tayong choice kasi kahit saan man tayo pumunta, ay meron na katalagang dapat sundin. So, yung na-realize natin sa buong buhay natin, akala natin na buhay ko to, walang pakialam ang ibang tao, pero kada step natin ay meron rules na sinusundan. Bakit may rules sa palagay nyo, class? Isipin nyo, why are there rules? It's because it helps things to be what? In proper order. So that hindi magulo ang mga bagay-bagay. Now, in starting a family business, eto, madami siyang sangkap. Okay? Pero pipili ako ng ilan kasi na-discuss ko na to nakaraan. Like for example, if you are putting up your own business, you treat it, let's go here. Okay, ito. You treat it like a business. In other words, halimbawa si mama, si papa, meron siyang tinatawag na sari-sari store. Business yon. Pero ikaw bilang anak, hindi mo tinatratong business. Bakit? Linalamon mo lahat ng paninda. Ginawa mong pagkain bahay. Anong mangyayari sa business na nanay? Yung soft drinks nyo, nakakalimang bote ka sa sari-sari store mo. Anong mangyayari doon? Tapos yung chichira, inuubos mo, tapos darating yung kaklase mo, oy, merienda tayo! Kalahati ng laman ng fridge na wala na. Hindi na yung business, okay? Nagiging what? Personal consumption. Hindi ka kumikita. So when you're an entrepreneur, kung meron kang sari-sari store, halimbawa, ikaw, kukuha ka ng soft drinks, kailangan mong magbayad kahit sa inyo yan. Kasi isa sa mga sangkap ng business is there is accounting. Okay? Financial control. Mamaya, malalaman nyo gano'ng kahalaga yan. So kahit tindahan mo lang, huwag kang kukuha kakain, tapos tapon, bayaran mo. You have to pay for that. Okay? Kaya nga dito, meron dito sa baba, tignan nyo to. Ito, yan. Bakit sa isang negosyo, mahirap yung kamag-anak mo ay siyang empleyado mo? Mahirap yun. Kaya maraming mga business na hindi sila nag-hire ng pinsan o kaya ng malayong kamag-anak. Why? Pagka nagkaaway kayo, damay-damay. O kaya pag pinagalitan mo siya, magtatampo. Tito naman kita eh. Bakit mo ko pinapagalitan? Pamangkin mo ako. Magtatampo na yun, aalis na. Tapos pag tinanggal mo sa trabaho, anong mangyayari? Magagalit yung buong angkan sa yung kamag-anak niya. Kaya sabi dito, put business relationship in writing and put what? Do not what? Do not put in kamag-anak sa business. Pwede ka mag-hire ng kamag-anak gaya ng SM.
Yung mga SM magkakapatid, sila yung pinaka boss ng SM malls, okay? SM business. But they have what? Business functions. Hindi nila sinasabi, "Oy kuya, kumuha ka ng 1 million sa ano, at saan mo ginagamit?" Hindi. They have to earn. They have to document things that are being taken out of the company. Kahit sila mismo ang may-ari. Okay, so we'll just tackle a few kasi nandun sa isang video ito. Pero you can see these concepts are very important. That is why they are there. Hindi yan dyan, class, para i-memorize natin at pumasa sa test. Hindi yan dyan. Nandyan yan kasi that will save your business. Kaya nga inisip natin, bakit ang isang negosyo, gaya ng manginasal, ang manginasal nag-start sa Iloilo yata, somewhere in the Visayas, ang puhunan niya 3 million yata, yung pinakunang branch. Tapos bumalik yung puhunan after 5 years yata. Ang tagal, no? Ang ROI ang tawag doon, class. Okay? Kasi pag nagpuhunan ka, okay, nagpuhunan ka, 3 million, hindi naman bukas bibili yung tao, kikita ka ng 3 million. Hindi. It takes time. Sa kanya, it took 5 years. Yung isang branch sa Manila, it took him what? Almost 6 years para mabawi yung puhunan niya. Imagine mo, pag nagsara yung manginasal, nag-invest siya ng 3 million, nagsara siya after 1 month. Mawawala yung 3 million. Naging expense siya, walang return. Pero buti tumagal siya ng mayigit 5 years. So, anong nangyari? Bumalik yung puhunan niya. So ngayon pa uupo-uupo siya, yung pumapasok na pera, kita na niya. Okay, kumikita na siya. So pwede na siyang mag-beach, gumastos, bumili ng mamahalin damit. Kasi nagtiis siya sa 5 years na nagtipid para bumalik yung pera at ngayon kumikita siya, medyo maluwag na. Those are set of rules. Ayan na, divided roles and responsibility, treat it like a business, develop a successful plan. Rules are placed there so that your business will survive. So now you understand, class. Sir, ang dami naman yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 principles in starting a family business. Ayoko yan. Well, it's your choice. But those are there for you to be guided, for you to apply principles and concepts so that your business will survive. Okay? So, operations of the business. Kanina pinag-usapan natin sa manginasal yung ROI, pagbalik ng puhunan. Ano yung mga basic structure ng business? Ito yung pinag-aaralan natin sa interview. Financial control. Can you kindly read that? Who wants to volunteer? Come on, volunteer. Just read it. I'll explain it. Don't be afraid. Come on, nandito yung papel. Lilista ko yung name nyo. Jenny, go ahead. Pareno? There are financial controls. There are some approaches commonly used in business to maintain the good financial performance of a business. These approaches are the accounting tools that include cash flow analysis, balance sheet, profit and loss statement, financial resources, and budget. These tools are necessary for controlling organizational finances and expenses. Thank you, Jenny. Okay, thank you so much. So, in summary, okay, why do we need, kasi from the word financial, pera yan, umikot na pera. Perang ginagastos mo, perang galing sa bulsa mo, pera galing sa tinatawag na pinangutangan mo, then huwag mong itapon yun, you have to control it, class. Okay? Now, there are a lot of gibberish here, words that may be new to you, and that would be, hold on, that would be financial ratios. Ano yon? Loss statements, profit and loss statements, budget ratios. Okay? This will be seen here. Yan. Yan siya, balance sheet.
Una, bakit mahalaga ito? Anong pakinabang ito sa buhay ko? Anong pakinabang ito sa araw-araw ko, ordinary student ako? Well, naranasan nyo na ba na meron kayong pera sa wallet tapos hindi nyo alam saan nyo nagastos? Okay. Naranasan nyo na ba na narinig nyo si nanay, alata na naman pamahid ko rin, T. O kaya, oy, magkano yung kay? O ayun dinalan. Ito yung 100 pesos. Bili ka ng bigas, ganon-ganon. Those are actually practicing, that's a practice of financial control. Bakit 100 kaya yung binigay ng nanay mo sa'yo pambili? Bakit hindi 200? Bakit hindi 50? Because it's called financial control. Yun ang allotted money for you to purchase that product. That's control. Hindi pwedeng si nanay magbigay ka ng 100 pesos pero pabibili siya ng what? Worth 500? Hindi pwede. Okay, may 500 pesos siya, bibigay niya lahat. Sige, gastusin mo. Paano bukas? Nakikita niyo yung basic concept ng financial control? Parang kayo, meron kang 500 pesos. Kaso ang next baon mo, class, kailan? Ang next baon mo after 1 month. Gagastusin mo ba yung 500 pesos sa isang araw? Okay? Nakikita niyo yung financial control? Gano'ng kalaga yung budgeting? Balancing? In business, para magkaroon tayo ng formal knowledge in business, meron tatlong mahalagang bagay. Assets, liabilities, and owner's equity. Noong nag-i-interview kayo, yung mga gamit nang ini-interview nyo ang tawag doon assets. It is something of monetary value that is owned by the entrepreneur na in-interview nyo. Kaya pwede yung pinggan, yung paninda, yung store, assets ang tawag doon in formal financial terms. Pero, keng ordinaryong tao, sa ordinaryong tao, ang tawag dyan ay puhunan. Anong in-invest mo? But, syempre, level up tayo. General academic strand tayo. We have to use technical terms. Those are called assets in business. Yung liabilities, yung mga bagay na pabigat sa tao, sa negosyante. Okay, ano yung mga pabigat? Utang. Yan lang muna tandaan natin. Ang pabigat sa business ay utang. Pero hindi mo maiwasan magkautang. Kasi paminsan, kailangan mong umutang para pa sa puhunan mo. O kaya kailangan mo munang mag-utang ng supplies tapos pag nabenta ay pwede mong bayaran sa supplier. Maraming paraan. We will learn that in entrepreneurship. But ang liability, pinakatandaan natin, ay yung mga pabigat mo para yung tinatawag na utang o kaya yung mga bagay na obligasyon mo na dapat bayaran. Okay? Oh yeah, speaking of obligation ha, class ha, pag nagungutang tayo, ay kailangan natin magbayad. Okay? Kaya nga in business, pag nangutang ang isang negosyante, hindi siya nagbayad, anong ginagawa ng batas? Dinidemanda siya. Estafa, panluloko, racketeering, yun napapanood yun sa balita. Okay? Kasi kukuha sila ng loan sa banko, tapos hindi sila magbabayad, tapos isasara yung business, ibubulsa yung pera, madidemanda sila. They had liabilities, pero they did not do their obligation to pay. Okay, ang owner's equity, it's the investment in the business minus owner's draws, withdrawals, and business plus the net income. So in other words, para simple lang ito, kasi medyo complicated ito, as of now, kasi kailangan kayo magkaroon ng accounting subject muna. Pero when you talk about owner's equity, yung total, lahat ng sinasakupan ng inyong pagmamayari. So yun, asset and liability equals, pagsamahin yun, yun ang owner's equity, ang tawag. Okay? So yung interview nyo, dun sa financial control, mahalaga na nakita nyo yung mga konsepto ng financial control. Kasi yun ang isusulat nyo, class, sa form. So sinabi ng, siyempre may analysis yan eh, kasi nga, class, mamaya, pakita ko,
Yung mga meron na naisulat doon ay you have to check yung susulat nyo doon sa form class if what? If it has something to do with financial control. Okay? Right now, I'm just discussing a brief definition of it kasi meron akong 1 hour video na pwede nyong balikan dyan. Nasa YouTube, sinend ko sa Drive or sa page. Okay? Marketing control naman. Okay, malapit na matapos. Marketing has something to do with what? Customer satisfaction, pricing, delivery. Okay? So, nung nag-interview kayo, natalakay ba sa iyong interview, sa iyong pagkwestiyon, kung masaya yung bumibili sa kanya sa tindahan? Paano mo malalaman na masaya yung tao sa produkto mo? Miss Ermin. Ermin, paano mo malalaman na yung tao masaya siya sa produkto mo? Sige nga, come on. Ermin? Or any volunteer? Yung hindi pa sumasagot. Okay, go ahead. Justin Miranda. Balik-balik po siyang bumibili sa iyo. Ang ganun. Perfect. Ang galing ni Justin. Maybe may business ka, Justin? May business ka? Sorry, store po. Ah, kaya pala. Kumbaga sila pa yung suki natin. Oo, tama. Pag masaya yung customer ninyo, anong gagawin niya? Balik-balikan ka niya. Okay, tama siya. Sasave ko lang ito. Yan. Okay, Justin? So, yun ang isang sign. Kasi ako, ganun ako. Pag bumili ako, last time bumili ako, worth 200. Combination of turon, yung mga... go ahead, Wesley. Wesley, sige. Sagot ka. Sinishare, nung bumili po sa product nyo, sinishare niya po sa ibang tao. Kumbaga, hinihikayat niya po yung mga ibang tao na bumili po doon sa business ko po. Kasi po, nagustuhan niya po yung binibenta kong product. Tama! Masaya ko naman. Okay, Justin and Wesley. Ilag ko yan. Dalawang mahalagang sangkap sa marketing control yon. So, yung una ay yung pag bumabalik-balik siya. Maliban na lang pag... bumalik siya. No, Justin, pag bumalik siya, binabalik niya. Manyaman yung tinda mo. Ano naman usapan to? Pero, pag bumabalik siya, comfortable siya sa product mo, may loyalty, you know your product is good. Tapos, ito pa ang pinakamaganda. Sobrang saya niya, sabi ni Wesley, pinagsasabi niya, bumuli ka sa tindahan ni Justin. Maliban na gwapo yung nagtitinda. Uy, gwapo daw. Yung presyo maganda at hindi masungit yung nagtitinda. Alam mo yon? Anong mangyayari? Oh, syempre, darami yung customer mo. Okay? So I guess you know the idea. Now, balikan natin yung interview natin. Yun ang hahanapin natin, class. Ano bang sinabi nung aming entrepreneur na nasiyahan yung customer? You see? Ano yung ginawa ng nasabi ng customer na kaya siya patok dahil ganito yung ginawa niyang pamamaraan, yung presyo niya maganda, yung naka-arrange yung product, yung pinakamabenta nandun sa harap ng tindahan. Like halimbawa, mabenta sa'yo yung bigas. Yung bigas, hindi mo di-display sa likod ng bahay, sa likod ng tindahan. Dinadala niya dun sa harap kasi yun ang mabenta. Okay? At paano yung delivery? Yung delivery, hindi lang yung deliver sa house to house. Paano niya binebenta yon? Delivery, advertisement, paano niya sinasabi na, di ba meron nagtitinda pag nasa mall? Kuya, ito, bili ka. Sabi nun, kuya, bili ka. Tapos, ayoko, ang binibili ko, pantalon, t-shirt yung tinitinda. Ay, hindi. Meron din kaming, pantalon para sa'yo. Yung sukat mo, large, pwede. That's delivery, that's advertising, that's promotion. Okay? So when you interview your entrepreneur, look at it and see if what? If they have the elements of marketing control. That's what we want to learn. Actual business, actual marketing control in your interviews. Okay, human resources.
people employed to care at various jobs, kahit skip natin to. So, ito, bakit kailangan natin ng tao? Kasi self-explanatory lang itong dalawa. People employed to care at various jobs, tasks, and functions, remunerated via wages, so binabayaran lang sila. So, ang trabaho, ang laman ng human resources, kung ilan yung tao ng entrepreneur mo at kung mayroon siyang sahod, anong sinasahod, paano siya sinasahuran. Okay? Tapos, yung human resources, yung entrepreneur, paano niya inaalagaan yung tao niya? Okay, how do they take care of their employees? Comprehensive set of managerial activities. And, ito yung pinaka-goal na hinahanap natin pag nag-interview tayo. Okay? Paano niya minamanage yung business mismo in terms of pagkikipaglaban sa ibang kasama? Halimbawa sa sentro, tabi-tabi yung nagtitinda ng gulay. Tama? Tabi-tabi yung nagtitinda ng mga ulam. Okay? Paano pipiliin ng tao yung inyong tinitinda sa gitna ng may tatlo na katabi? Okay? Ayan. Mayroong mga iba-ibang konsepto dyan. Product quality. Okay, o kaya yung, kasi yung isang tindahan, ang tinitinda niya yata, huwag magalit, wala akong pinapatamaan. Yung tinda mo versus yung tinda ng iba. Yung kasi katabi mo, ang tinitinda niya yata langaw. Kasi, hindi mo na nakikita yung panindan, daming langaw, pero yung sayo, walang langaw. Quality, product, productivity. Okay, sinong pupunta ng tao? See? Promoting individual growth and development. Siyempre, human resources. Pag iniisip mo, itong ini-interview kong entrepreneur, meron ba siyang vision na lumaki yung business? Yan, nakikinig ka doon. Tapos, meron tinatawag na psychological contract, meaning mga responsibilities or yung mga bagay na inaalagaan yung employees in terms of benefits, in terms of welfare, safetiness. Okay? So, ito na. So far, do you have any questions? So far, yun ang pinakamalaking konsepto na atin matutunan o hinahanap pag nag-i-interview tayo. Again, class, sasabihin, sir, kasakit, ang hirap. Class, we're trying to develop skills. Noon umpisa ng atin na online class, I discuss yung tinatawag na required skills in order for you to be competitive. Para makakahanap kayo ng magandang trabaho, para pag pumasok kayo ng college, ay hindi kayo mahirapan sa katambak na activity class. Hindi ko kayo tinatakot. Real talk lang. Senior high school lang tayo, baby. Once pag-graduate nyo, you will be part of the very harsh, very unfair world. It is unfair because you will experience different types of difficulties. That's why, kung medyo nahihirapan kayo dito sa senior high school, lalaban kayo dapat. Kasi kahit nahihirapan kayo, papasa at papasa pa rin kayo as long as you pass the requirements. Sa labas, pag hindi ka nakaabot sa kailangan, pag bumagsak ka, wala kang trabaho, wala kang college, bagsak ang negosyo. Kaya nga ngayon, if you find yourself class, na medyo nag-struggle kayo, it is part of growing. It is part of developing a skill inside you. Skill inside you. And when you overcome that, pansinin nyo, una mahirap, susunod madali. Ganun. Alam nyo ba, class, share ko lang bago tayo pupunta sa last part. Madali lang yung last part. Mga students ko, nag-aaral na may CCA, may Holy Angel, iba-iba. Pero there are times na chinachat nila ako. Okay? Lalo higit sa management subject. Marami akong na-influence na mag-management subject or course and trip. Sabi, sir, ang hirap nitong konseptong ito. It's about electronics and human resource. Pwede mong pakigawa itong essay. Gumawa ako ng essay class. Paminsan pinanggagawa ko sila ng assignment. Pero sabi ko, i-review nyo.
I created essays, one-page essay. I can complete that in 10 seconds. Class. Okay? Tapos sabi ng student ko, sir, yari na kapin. 2 days kang isipan, makanaano ini, bakit ika 10 seconds, 20 seconds, ayari me. You see, class? You see the skill level that you have to go through? Ayoko naman kasi apak kayo ng college na yung simple essay, one-page essay, ay hindi natin makomplete. Isang one-page essay, umabot tayo ng 2 oras. If one-page essay will take your teacher 10 seconds to complete, 30 seconds to complete, and you only can complete a one-page essay in 1 hour, then that means you have to increase your skill level. Okay? So that's why, sasabihin sir, mag-iisip ako ng konsepto. Did you know, based sa survey class, para bago tayo magtapos, last part na to eh, the reason there is a greater percentage, hindi kayo kasali dito, okay? Yung mga nauna, ito, kasi hindi kayo kasali sa survey. Ang problema ng mga senior high school, basic education, pag nag-graduate sila, mahina sila sa comprehension. So in other words, pag nag-apply sila ng trabaho, sasabihin ng recruiting manager, okay, paki-fill up yung form, pakilagay yung first name, last name, ito, basahin nyo mabuti ito, i-fill up nyo to, i-check nyo lang yung tamang click boxes. Tapos yung bata sasabihin, anong sabi ni sir? There is comprehension problem there. You get the point? Sinabi ni manager, nag-o-work ka. So na-interview ka ng manager, pumasa ka sa unang step. Sabi ng manager, gumawa ka ng case, storya, patungkol sa isang kaso sa HR. Tapos, eh makamulala ka makanyan. Ah, sir, repeat, comprehension problem yon, class. Comprehension problem. Okay? So, yung mga si unang batches, yun ang problema nila. You see? So, that is why this activity will help develop that comprehension, understanding. Kaya nga, class, mahalaga yung following instructions. It reflects, if you don't know how to follow one sentence instruction, it reflects your comprehension skills. Okay? So that means we have to improve. How can you improve comprehension skills? Kasi kailangan kong discuss konti ito kasi yung interview, itertranslate you into English, remember? Okay? Si Del Rosario papasok. Okay? So, paano ma-develop yon? Okay. Kwento ko na lang last yung co-teacher ko. Yung co-teacher ko, sa ibang school, saan ako nanggaling, yung first assignment ko, meron siyang anak, nag-aaral din. Ang ginagawa niya sa anak niya, kasi stricto yung tatay eh, stricto. Pero palagay ko, hindi niyo naranasan ito. Ang tatay niya, ang re-require niya sa anak niya, anak, you have to have 5. Kwento ng tatay niya sa amin eh, paano ko dinidiscipline yung anak ko? Kasi teacher ako. Kailangan yung anak ko magaling din kasi teacher yung tatay. So ang ginagawa ko sa bahay, hindi siya pwedeng mag-mobile games, manood ng TV, kailangan siya mag-present sa akin ng 5 new words. Ang hirap na tatay yun, no, class? Yung tatay mo sasabihin sa'yo, oh, anak, huwag ka lalabas. Anong mga 5 salitang natutunan mo ngayon? Susulat niya noon para bukas hindi mo ulitin. Ha? Tapos the following day, alam mo anong next assignment ng anak niya? Hindi ito related sa school, ha? Tatay to anak lang ito. Anak, gusto ko makita yung one-page essay na ginawa mo ngayong araw. Aba, parang school yung tatay mo, no? Ano? Pero sabihin kong tapat sa inyo, class, yung anak niya, magaling sa klase. I expect pag college niya, siguro nag-graduate na siya ng senior high school ngayon, or hindi pa, baka grade 12. I expect na magpapasa siya sa mga college entrance exam without any difficulty. You know why? Na-trained siya. Hindi niya din, kasi wala siyang choice. Susunod siya sa tatay niya. Dito kasi sa ating class, pag sinabing gawin niyo to, may choice kayo. Ayoko.
kakausapin ko na lang si sir para magka 90 ako. Ayokong gawin yan. Sige, ganun ang gawin natin class. Okay lang. Pero imagine the skills that you do not develop. You're stuck there. And the teacher is trying to guide you to develop your skills, but you're stuck there. You don't move. Yung anak nun, na pwede siya siyang matuto. Tatay niya, papaluin ng tatay niya. Strict yung tatay niya. Grabe. Pag naging teacher niyo yun, pag maingay ka, pag gagawan ka ng 500-page essay, ha, huwag kang maingay sa class. Pag hindi mo ginawa, kahit magsumbong ka pa sa nanay o barangay, babagsak ka niya. Maingay ka eh. Hindi siya namamalo. Ang palo niya ay schoolwork. Unfair? Hindi. Gusto kanya matuto. So far, hindi pa siya nakukulong na babarangay kasi ang parusa niya puro essay. Okay? So, don't think of it as difficulty. You have to strive the minimum. So, right now, kung nahihirapan kayo sa comprehension, sa basic instruction, you have to improve. You will need that in college. Sa college, there's entrance exam. English, math, meron yan. Okay? That's 100 questions, 150 questions. If you don't pass there, you will going to be placed on the waiting list. Unahin nila yung mga pumasa. Pag nakuha na, halimbawa sa CCA, nag-test kayo 200. Sa PISAW, 200. Okay? Pero ang kukunin nila 100. Yung top 100 lang ang kukunin. Baka mabakante ka, hindi ka makapag-aral. You see? Kung nagtatrabaho ka, nag-employ ka, may entrance exam ang employment sa magandang trabaho. Sa mga construction, tsaka yun, walang test. Pero kung gusto mo ng aircon sa call center, meron test yan, English proficiency. Meron comprehension test. Okay? So, kailangan mo pa rin matuto. Kung sariling business, comprehension pa rin kailangan mo. Bakit? Pag may sinabi ang binibili mo, hindi mo naintindihan, bibili ba siya? E kaya tinsyan na, nambuli ng salwan, pabrand mo na yan mo. See? Okay. So if you don't have any questions, we're almost done. The sharing of experience here. Okay, ito ay mahalaga class. Read between the lines. Comprehension to. Yung group, same as first quarter. Check. Meron tayong Google Meet. O kaya kung gusto nyo, pwede kayong pumunta ng room, mag-defense. Check. Pwede. There will be random questions sa akin. Anong pwedeng question ko, class? Anong pwedeng mga tanong ko? Tatanong ko lang, anong naintindihan mo sa financial control ng entrepreneur mo? Yun lang. Hindi kita pahirapan. So kung ano man ginawa mo doon sa interview, yun lang ang tatanong ko. Tapos, pagkatapos mo, tapos ka na. Okay? Isang shot lang tanong kada student. Okay? Tapos pag natapos na yung buong group, kung gusto mong bumawi, babalikan kita. Pero pag wala ng oras, kasi isang oras lang ito, wala na. Yun ang chance mo, yun na ang grade mo. Take note, sir kasakit, hindi. Own answer naman siya. Kaya nga mahalaga, you review your interview at yung mga konsepto. It says a question, hindi ko sinasabi, bakit ganito yung ginawa mo? Hindi. Ang tanong ko ay, anong naintindihan mo dun sa financial control ng tao? Anong naintindihan mo nun sinabi ng tao na nagkukulang siya sa supply? Express mo lang yung sarili mo. Ganun lang siya kadali. Okay? Another point to remember, you have to watch the videos. Yeah. Mamaya pakita ko. And take note, it is not a defense but sharing of experience. And again, class, ito yung pagkakamali na marami. Always assign a people na maganda yung internet. Pwede kayo doon sa isang bahay, social distance. Although, hindi na bawal, level 2 na tayo. Okay, minimum standard na lang. Punta kayo sa kagroup nyo na maganda yung internet. Parang doon sa paggawa ng manuscript class, grupo kayo. Nauna ko na sinabi noon sa mga video, mayroon taga-check, mayroon taga-sigurado kung na-upload ng maayos. Kasi alam ko na kayo, mapapalpak kayo pag iisa lang leader ang gagawa. Pag ang leader nagkamali, damay members. Matagal ko na alam yan. Okay? Kaya nga, sabi ko, lagi kong inuulit, last year, 10 years ago, sa mga students,
you have to assign tasks kasi hindi kaya ng isang tao ma-check ang lahat maliban na lang kung anak siya ni Jotam. Hindi, joke. Maliban na lang kung expert na siya. Okay? Learn, lesson learned. No. Tapos, pag nag-upload kayo, sigurado nyo, yun tama. Kasi pag nag-upload kayo yung first file, second file, third file, nadi-deduct na yon. Kasi ayoko yung nagmamadali, mali yung Pinas class. No. Ang deadline, December 17. Huwag tayo masyadong pa-genius. Kung na alam natin na sigurado siya, ipass nyo. Okay yon. Kasi may talagang magagaling na bata. Pero, pag alam niyong medyo delikado at yung members niyo hindi kumikilos, huwag kayong magmadaling mag-pass until December 17 yun. Kasi pag nag-pass kayo, yun na yun. Kahit mag-pass kayo ng iba-iba, okay, deducted na yun. Kasi I want you to focus on just this one thing. Iisa lang output natin. Okay? Maliwanag yan, ha? Nasabi ko na to sa previous videos, pero for some reason, hindi nakatanda. Okay, step-by-step process. Upload video form Google Drive via link on page. Work personal message class. Last output na to, it is a group work or may solo, upload sa Drive. Work PM. Okay? Kasi marami din na akong na-ignore message or na-block na mga students. Kasi nga ang kukulit, hindi marunong mag-follow ng instruction. Kaya naka-ignore sila o kaya naka-block sila. Pero yung mga maayos kausap, yung alam mo na nag-aaral siya at nagnanood ng video pero hindi niya naintindihan, yun, sinasagot ko sa PM yun. Wait for the schedule of sharing or experience by the teacher. Mamaya meron na naka-schedule. Pero yung mga magpa-pass later on or following days, schedule ko po kayo. So deadline again is December 17, Friday. Class, wag na natin kausapin si advisor mag-extend. Alam natin, yung advisors nyo o mga ibang teachers, nag-extend sila ng deadline kasi nga hindi sila nag-start agad magturo o kaya hindi nila sinisugrado yung requirements ay complete. Kaya they have to extend deadline para sa mga hindi nakakaintindi. Sa akin, maliwanag na easy lang yung ginagawa at basic lang yung requirements. Kaya nga after December 17, kuklose ko na yung link, wala nang magpapas. Alam nyo yung December 17, ano yun class? It is the last day of classes. Vacation break na tayo. So after December 17, ang gagawin ko ay kuklose ko yung link, dideactivate ko yung Facebook ko, at magpare-pareho tayo mag-enjoy ng vacation. Pagpasok ng January 3, reactivate ko yung Facebook ko, yun, mag-welcome na ako ng mga, makikita nyo na yung mga schedule ng defense or sharing. Okay, kaya huwag tayo magtangka. After December 17, i-close ko na. Lahat ng magpapas sa personal messenger, ay ignore message ko, hindi ko check. Okay, kasi it is a group work. Sabihan nyo yung mga may internet o kayo mga kaibigan nyo mag-upload ng Drive. No excuses. We have to develop discipline and skill. Okay? And starting January 5 yon, Happy New Year na yon. Pagkatapos yun na sa defense, no problem, malaya na kayo. And yung presentation, it's rolling. Halimbawa, group 1, 8 o'clock, pero natapos siyang 9 o'clock, yung susunod na agad. Kahit na nakaschedule kang 10 o'clock, ikaw na yung susunod. Okay? So, rolling siya. For those who passed earlier, eto, may schedule na kayo. Okay? Eto yung Google Drive. Yan, ha? Google Drive yan. Don't forget, ganun yung itsura. Bakit kaya, class, bakit lagi kong naririnig sa mga iba? Hindi ako marunong. Click nyo lang yung add file, oh, and submit. Mas mahirap nang gumawa ng TikTok video tsaka mga vlog, eh. O kaya mag-upload o mag-stock ng mga crush. Mas mahirap yun. Add file and submit. Okay? Ito na. Mabilisan. Go ahead, Wesley. Sir, ask ko lang po. Yeah.
may ano po ba, may mataas po ba yung mga score ng maagang nagpass? May ganun po ba kayong ano sir, criteria, yung mas ma, yung sino mas maaga nagpass sir, mataas po yung grade, depende po. Example po ako, nagpass po ako sa exact po na date na sinabi nyo. So, example po sila Michaela, nagpass po ng maaga. Meron po bang konting taas yung grade po ng mga maaga nagpass po ba, sir? Hindi man. Kasi susundan ko yung rubrics. Kasi, Wesley, that's a good question. Maaga ka nga nagpass, mali naman, pinas mo. Hindi ko naman pwedeng bigyan ng 99 yung maagang nagpass, tapos yung pass niya. Mamaya, makita nyo anong mga corrections. So, hindi yun basis. Thank kasi, you, sir. Oo, kasi, kaya nga meron allotted time, December 17, para hindi tayo nagmamadali. Hindi ito paunahan. Ang goal natin ay tama yung ginagawa natin. Kaya yung question mo, Westy, napakaganda. Okay? So ito ay hindi paunahan na una ako, 99 ako. Hindi eh. Ako pwede ako mag-pass ng blankong file sa ngayon para mauna ako. Ano yun? Bigyan ko ng 99. Mali naman yung pinas. Walang laman. See? Isipin yung mabuti, class. Unahan kita mag-pass. Eh, nauna ako. Pero wala naman interview. Pero nakapass ng blankong form. Okay? So that's a very good question, Wesley. I gave you enough time until December 17 so that when you pass it, it is correct. You have enough time to study it, enough time to plan, and enough time to execute it, and enough time to pass the correct content. Okay? That's a perfect question. I love that. It answers all the questions later. So, when you pass it, make sure when you pass it the first time, pass nyo, tama na. Kasi pag mali, ay sir, sorry, magpapas ka na naman uli, meron ng deduction yon. Okay, hindi nyo naman, kasi ang problema nun, hindi ka nakikinig mabuti, nagmamadali ka, hindi naman sinabi ng teacher, mabilis ka. Ang sabi ng teacher, tama yung gagawin mo, hindi mabilis. So ito, let's go. Thank you for that question. Form content format, ito siya ha, yan ha, pinapakita ko na ulit, na-discuss ko na to. So alam na natin may name, may section. Ang mga pagkakamali at alphabetical order, so meron pa rin nagpapas hindi alphabetical at walang section. Okay? So may deductions yon. Eto! Okay? Di ba meron December 5 form? Ang laman ng form, group tsaka demographics. December 17 deadline, ang laman nito ay content ng interview. May difference. Yung unang form na first grading, para lang alam ko yung groupings at meron na kayong entrepreneur. Yung second form, kaya hanggang December 7 ito, para maayos yung laman nung content niya. Ito yung mga, tapos sabi ko pa noon, pwede niyong itanong ito at pwede niyong dagdagan. Kasi mahalaga makita natin yung cash flow, did the business earn or loss, yung konsepto ng financial control kanina, kailangan natin ma-analyze dyan. Okay? And so forth. Marketing techniques, yan. Human resources, okay? At yung demographics may map. So yung mga nag-pass nung una na walang map, ito na yung chance yung para maayos yung content ninyo. Yeah, don't forget. Okay? Next is rubrics. Eto, Wesley. Okay, class. Sir, bakit 75 kumo? Eto yung rubrics. Sinasabi ko na paano magkaroon ng 99 na grade. Organization and structure. Itong green, yung content. Itong yellow, yung performance task. Nasa page ito. So, yung organization and structure ng pagkasulat. Yung financial control, yung content niya. Meron bang validity yung financial control? Yung laman ng financial control, akma ba siya sa prinsipyo ng financial control? Okay? Marketing techniques, ayan. Human resources. So, pag palpak yung financial control mo, pag 25 points ka, pero maganda yung marketing mo, 50 points. So, hindi siya totally bagsak lahat. Kung meron ka mahina sa area ng isang part ng manuscript o ng form, hihilain siya ng lima pang category. Yun lang demographics, pag maayos, easy yan,
50 points na yan, or 30 points. So, hihila na yan. Perfect. So, ang goal mo nun ay ayusin mo. Yung organization structure, yung format niya, hindi magulo, hindi lipat-lipat yung letter, hindi yung, alam mo, may sabog talagang nagpapas. Okay? Yan. Pag maganda, doon, 50 points agad. So, may 80 points ka na. 150 points na lang para ma-perfect mo. So, you get the concept? Paano mo ma-achieve yan? Mamaya, malalaman nyo. Dito, makikita nyo yung purposive task. Okay, what is purposive task? Yung mga pinapagawa ay nasusundan mo. Okay? Yung format, yung technique, yung wordings, yung grammar, okay? Yung greeting of the interviewer. Ito, nag-i-interview ka na. Ito, bago pa kayo nag-interview, na-send ko na to, ha? Kaya pag na-deduct kayo sa inyong video, huwag nyo akong sisihin. Kaya nga lagi kong sinasabi, huwag kayo magmadali. So, were you able to have that correct greeting in the interview? Were you able to, ang liit, hindi ko mabasa. Kunin ko yung salamin ko. Mazo-zoom nyo naman yan sa ano, sa a page. Genius. Okay. Communication of the interviewer. Magalang ka ba? Okay. Responses of the questionnaire of the interviewer. Maayos ba yung pagsagot ng in-interview mo? O kaya ikaw, maganda pa yung pagkatanong mo? Baka utal-utal ka? O kaya nalito yung inyong entrepreneur kasi yung tanong mo magulo? Ayan siya. Demographic map. Ayan. Easy 30 points. Pag may map yung manuscript mo, may 30 points ka na. And check for understanding yung pinaka-last defense, 50. Okay? So yun, if you manage to do all of that, you get 100 points in the card, second grading. O, ito yung guide, no? Konting extension. Ito siya. Purposive, ano yung purposive task? Accomplish task on deadline. Okay? Ano pa? Uploaded it properly in the drive. Maselan tayo dyan. Basahin nyo yan para ma-achieve yung tamang score. Yan. See? So, nakaset na yan. Hindi tayo manghuhula ng score class. Yan. So, pag nagka-75 kayo, alam nyo na bakit. Meron kayong hindi tinamaan ditong tama. Okay. Oh, para may content tayong maayos, eto yung mga video class, review lang. Yan. Ang dami. Complete yan. Hindi kayo maliligaw. If you want to review that, December 17th pa yung deadline. Anong month ngayon? November, right? Ano ibig sabihin? You have time to watch this. Para hindi tayo nagpapalusot, sir, hindi ko alam, sir. Itong video mismo ito, re-record ko, review nyo rin. Ayan, tatlo yan. Pinanood ko ulit-ulit yan, ha? Sabi ko, kompleto naman yung sinasabi ko, bakit mali-mali pa rin yung pinapas. Alam mo yan. And finally, last na to, class, I need your participation. Ito ay key element. Nakikita nyo yung naka-yellow? Nakikita nyo? Tapos na tayo, don't worry. Last na to, tignan nyo. Question and answer na, the end. Ito ay mahalaga. Nakikita nyo ba yan, class? Okay. Okay. Magtatanong ako, anong comment nyo dyan? Sige na, dyan pa lang makikita mo na 75 yung grade mo eh. Bakit? Okay, sasabihin ko sa'yo, baka 75 yung grade mo dyan sa manuscript pa lang. Ano to? Ito, chine-check ko to, makikita yan sa color green. Ito, green. Green, green. Yan. So, yung content nito, yan, green ang affected dyan. Yung interview mismong video at yung defense, yellow yung tatamaan doon. Pero yung laman, ito. So that you would achieve a high grade, itong nakikita nyong ito ay 75 or lower. So ang manghihila nito ay ano, defense tsaka video. Para ang last grade ng card ay aabot, hindi siya 75. Ngayon, tignan nyo mabuti class ha. Binibigyan ko na kayo ng tip. Bakit bibigyan ko ng 75 ang manuscript na to? Isip mabuti. Remember,
Ang goal natin, comprehension, skills. Okay, walang maling sagot, class. Kailan ko pa pinahiya yung nagsagot sa class? Hindi ah. Na-appreciate ko ngayon madaldal eh. Okay? Pero tignan nyo to, baka ganito yung ginawa nyo. Ano ang pwedeng i-improve dito? Okay, thank you. Rizalyn, go ahead. May mga typo po siya, tapos po yung alas niya po, ALS lang. Tapos yung doon po sa ginagawa, tapos question mark, tapos may U po siya. Ah, okay, okay. Tama, tama. Very good. Actually, hindi ko napansin yun eh. Ay, sorry. Pero tama yun, may U. Okay. Who else? Anong pangalan mo? Sulat ko yung pangalan mo. Sayang yung mga. Tinatandaan ko yung mababait na bata eh. Ano yung si sumagot? Sino? Ah, si Rizalyn Padua. Anong section? Mika Lugod po. Thank you, Rizalyn. Tama. Mika Lugod. Who else? Hoy, magsasara na tayo ah. Itong mga sinusulat ko, mabait ako sa ano. Sir, yung ano po? Sino to? Si Jai. Oh, Jai, Jai. Oh. Sir, hindi po masyadong naka-organize yung mga text and hindi po siya naka-align sa mga text and hindi po naka-translate sa English, sir. Very good, yeah. Very good. Thank you, Jai. Thank you, Jai, for pointing that out. Don't forget, class, ha? Usapan natin English yun, nakasulat. No, pwedeng Tagalog yung video, Kapampangan, Bisaya, pero pagdating nyo sa manuscript, English nyo kasi we're trying to develop comprehension and your English skills. Nasa unang video ko yon. No, thank you, Jai, for noticing that. Last na lang, may isa na lang. Jenny, go ahead, Jenny. Go ahead, nakamute ka, anak. Tapos na tayo, don't worry. Last na to. Anak, nakamute ka. Ay, hands raised. Okay. Okay, sino sa inyong dalawa? Magsalita kayo kasi nakamute kayo. Go ahead, Zion. Zion? Kulang. Ay, sino yan? Kulang po yung mga sumagutan na questions. Tama, tama. Okay, kulang. Sinagutan na question. Po, sir, actually, pwede niyang palitan. Ano, sir, yung nakatransit dapat. Zion, anong section mo kasi? Ano, Jenny? Ano yun? Narinig niyo pa, sir. Yes, yes. Hindi, narinig. Yeah. Naririnig kita. Ayun po, narinig ko. Parang may sungay ako, no? Pag ganyan, no? Mayroon po rin siya. Ano sabi mo, Jenny? Okay, no. Yeah, no. Naririnig na kita. Ha? I-type mo na lang, sige. Si Zion, sabi hindi nasagutan lahat. Tama, tama yun. Zion. Na-transfer po siya ng English saka naka-align din po siya. Okay. Okay, thank you, thank you. Si Zion, sabi niya may kulang na ano. Zion, anong section mo para ma... Ano, matinakan po. Matinakan, okay. Matinakan. Oo, nawa, don't worry, nakikita kita, hindi ka nawawala. Okay. Okay, so eto, para matapos na tayo, napahaba ng content. Okay. So number one, tama lahat ng sinabi nyo, ito lang yung number 10. Okay. Try to make it more more cohesive. Halimbawa, ilan? Ang entrepreneur na to, ang bakery na to ay meron siyang 10 empleyado. Ang edad nila or etc. at ito yung ginagawa nila. You see? You see, level up? Kasi pag linagay mo 10, parang grade 1 lang yan, 1 plus 1. Wala akong nakikitang senior high school skills. Nagets nyo, class? Nagets nyo yung content? Kasi we are trying to apply the principles of management here. So if the entrepreneur says 10, ano pong ginagawa nila? You have to follow up the question. Ano po, bakit 10? Masyadong marami. Anong mga role nila? You see the art of questioning? You see the skills that's needed for to complete the task? Itong tatlo, bakit inassign mo tatlo
sa dito sa section na to, bakit yung tatlo dito sa section na to? You see how good, when you ask the questions class, what happens? You learn more. You develop the skills, you understand more compared sa, ilan po yung nagtitinda niya? Sampo, ganun. Nawala yung camera ko. Sumusuko na siya, sabi niya, tumigil ka na, Jotan. Okay? Ilan yung nagtitinda? Sampo, sabi. Tapos na. Yay, tapos na ako. Okay? Hindi ko natatanong nung kung ano yung kung anong ginagawa or what. Or kayong bahala nun, class. No, we're trying to put in senior high school content here. Hindi ito elementary or junior high school. So if he says 10, you ask, hindi ka pa magtaka, bakit 10? Ay, matamad ko, tamad ako, ayaw ko na, okay na, 10 na yun. Okay? I hope you get the point. So that's why you have enough time to prepare. No? So ito yung mga magpre-present na. Isa-send ko rin sa drive ito or sa page para alam yung schedule. Just prepare. That's next week. Next week. Do you have any questions before we end? None, sir. Thanks. Perfect. Thank you so much for joining. Okay, wala na. Okay, ito na yung last ano ko. Sabi din, sino may kilala kay Michael Jordan? Hindi nyo naabutan na ito eh. Hindi pa kayo buhay. Hindi pa kayo isinilang. Ang kilala niyo siguro si Kobe. O kaya si The King. Si yung malaking tao. Sabi ni Michael Jordan, one of my favorite basketball NBA superstar, I can accept failure. Sabi, it's okay, we all fail. Did you know that Michael Jordan is one of the person who failed miserably in basketball. Marami natalo yung team niya na binigay yung bola sa kanya, hindi niya na-shoot, natalo yung team. Pero ang sabi niya, but I can't accept not trying. Okay? So sa ating pagtatapos class, hopefully we could apply everything that we learned na we have to develop the skills in order for us to improve. And we have to develop what? The art of what? Trying, class. Hindi mabagsik ang teacher nyo. Lagi ko kayong ginaguide, lalo yung pag sinabi ko, meron kayong dapat i-improve. You have to work on it. Meron kang kulang na gawin. Gawin nyo. Kasi ayokong mag-fail kayo sa mga subjects ko. Okay? So if you don't have any questions, I thank you everybody. You 35 people who are here, bago kayo umalis, screenshot ko muna yung attendance. Okay. Yung alam niyo yung last time na nag-attend kayo, mayroon additional points yun sa mga nag-attend. Like halimbawa, may kulang ka ng isa, linagyan ko ng isa, pero kompleto ka, dinagdagan ko yung points. Kaya meron na nakakuha ng 98. Kasi nga, nag-attend kayo ng online class, tapos masipag pa kayo. Kailangan kayong bigyan ng reward. So Justin, huwag kayo muna mag-log out. Screenshot ko to. Okay. Hold on. New. Hold on. While I'm screening shot this, wala kayong tanong? Magtanong na kayo. Ay, namilyari. Natutulog na kayo. Good night. Sir, si Justin daw po. Oh, Justin, go ahead. Ask me the question. Pero yung sa control financial po, yung sa talo, di ba? Yung sa liabilities po, kasama po ba yung bills doon? Oo. Kasama yung bills doon. Tama. Very good question. That's a valid question. Thank you po. You're welcome. Thanks. Sino yan? Isulat ko yung pangalan. Sandali. Save ko lang. Anong section mo? Sino yan? Ipalibod po. Justin Miranda. Ay, si Justin. Nakadami na si Justin. Si entrepreneur. Okay, attendance has been logged. Oh, would you like to turn on your camera so that I can do a screenshot of your smiles? Sindi niyo na ang camera niya. Okay. Brown out, sir. Madaling po.
Okay. Yung mga may camera, sige, pakita kayo. Screenshot hi, ko sir. Kayo. Hi, ay, grabe ka Laguna. Jenny, okay. Okay, in 5 seconds, once your camera are on, I will take the shot. Thank you for turning on your cameras. And let's just do a family picture. Haggard na. Hindi man eh. Ako yung mukhang haggard. Walang electric fan dito eh. Napuya. Oo. So yun, sandali. Paano ko makita lahat? Okay. Okay. God bless you all. Thank you for your patience. Your attendance has been recorded and will be remembered. Have a safe day and ingat kayo lagi, okay? Nag-picture ka na, sir? Yes. Okay. Sir, di ka man nagsabi. Di ba kami nakapag-post? Oh, good sige, po, sir. O, bibilangin ko. 1, 2, oh, ready. Okay, 1, 2, yan. Okay na. Wala ka naman eh. Sandali, wala si ano. Ayan, okay na. Ay, sandali. O, oh, sige. O, oh, siya. Bye-bye. Ingat. Salamat sa isang oras at kalahati. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, God bless. Bye, sir. Thank you po, sir. Good day po. Thank you, sir. Good day. Good day. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you. Have your lunch. Thank you, sir. Oh.